Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Sa mga anak ng Diyos, tandaan natin, kung kayo ay hindi mananampalataya, okay lamang na hindi mo ma-appreciate yung nakapaligid sa'yo. Pero once na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, dapat maging appreciative ka sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat simula nang ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, ikaw ay napalibutan na ng biyaya niya. Iba ang buhay mo nung wala ka sa Kanya at iba ang buhay mo nung ikaw ay nasa Kanya. You are covered by God's grace. You are covered by God's goodness. Kaya sa tuwi-tuwina, sa tuwing umaga pa lamang, okay, dapat ang Kristiyano, okay, hindi siya mag-focus doon sa pangit na, oh, eto na naman, umaga na naman, sangkatutang na naman ang problema ang aking haharapin. Okay? Ang, alam po ninyo, ang kagandahan ng taong mayroong spirit of gratitude, iba ang magiging pananaw ng kanyang kaisipan sa buhay nito. Ang isang taong may spirit of gratitude, ang parating niyang paningin, ang kanyang parating pananaw sa buhay, ay yung bright side, hindi yung dark side. Okay? Parating bright side. Sapagat si Satan, pipilitin ni Satan na marinig mo yung mga bagay na pangit para may divert niya at hindi ka maging mapagpasalamat sa Diyos. Instead na maging mapagpasalamat ka sa Diyos at narinig mo yung mga sinasabi niya, magagalit ka at magko-complain ka parati sa Diyos. Nakuha po ninyo? Maraming mga tao ang nagagawa at maraming mga Kristiyano ang ganun ginagawa ni Satan. Alam po ba ninyo? Sabi ng Biblia, kapag ka ikaw ay ungrateful, ikaw ay nasasama doon sa mga taong masasama, inilevel po ng Diyos ang isang taong ungrateful o may tinatawag na ingratitude na kasama doon sa mga taong masasama o makasalanan. Sabi po, okay, ng 2 Timothy chapter 3, tingnan po ninyo, nandiyan lahat, na-characterize po siya. But mark this, there will be terrible times in the last days. So, uling panahon, ito yung panahon natin ngayon. In this last generation, sabi niya nun, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, obedient to their parents. Andiyan ba kayo? Tama, nangyayari ngayon yan, no? Tandaan natin, this was written 2,000 years ago.